Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga taong nangagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay nila ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumighig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tigi 100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtityaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pagamat maulan, ay nagparito pa rin po kayo upang ipagdiwang ang banal na misa at makapagbigay pugay sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw ding ito, ipinagdiriwang natin, gaya ng sabi ko kanina, ang kapistahan ng isang paring banal. Isang santo na napaka-popular, napaka-tanyag, sapagkat sinasabing marami siyang mga himalang ginawa, nabubuhay pa lamang siya, at lalo tigit ngayon na siya'y isang santo na at kasama ni Jesus Nazareno sa langit.
si San Padre Pio ng Pietrelcina, o mas kilala bilang tawag ay Padre Pio. Kaya bigyan din natin si Padre Pio ng masigabong palakpakan. Alam niyo po, si Padre Pio ay may marubdob na debosyon sa ating Panginoong Hesus Nazareno na nakabayubay sa krus. Ito ang lagi niyang pinagdadasalan, lalo na pagkatapos magmisa. At kung kayo po'y nagtataka, bakit sa harapan natin, bukod dun sa imahe ni Padre Pio, sa dulong kaliwa, ano naman itong nasa kwadro na nasa harapan din natin? Mapapansin niyo po na may parang panyo sa gitna ng kwadro at may mga bakas ng dugo. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, ang debosyon ni Padre Pio kay Jesus na nakapako sa krus ay noong September 20 ay pagkatapos niyang magmisa, habang siya'y nagninilay, nagdarasal sa harapan ni Hesukristong nakapako sa krus, ibinigkaloob sa kanya ang isang natatanging biyaya sapagkat wala siyang ibang hangad kung hindi matulad kay Jesus, maging kawangis ni Jesus. At ibinigay sa kanya ang biyayang tinatawag na stigmata, ang matanggap niya ang mga sugat ni Jesus, ang limang sugat ni Jesus, sa kamay, sa tagiliran, at sa paanan. 50 taon niyang dala-dala sa kanyang katawan ang mga sugat ni Jesus. Siya ang unang pari na tumanggap nito. Kaya kung mapapanood nyo sa YouTube, habang siya'y nagmimisa, kaya nakita nyo yung kanyang imahe, merong benda sa kanyang kamay kasi tumutuloy at umaagos pa rin yung dugo sa sugat, lalo't higit kapag siya'y nagmimisa. Ngunit, lalo na kapag siya'y din nagmimisa, tinatanggal niyo yung guwantes niya. Kasi nga, kailangan niyang humawak sa katawan at dugo ni Jesus. Ngunit, para mapigilan yung pagdugo, gumagamit din siya ng panyo na inilalapit niya sa sugat niya. Di ba? Pag may sugat tayo para huminto yung dugo, pinapahid natin at idinidiin natin. Kaya yung panyo pong yan, ang isa sa mga panyo at isa sa buong panyo pa na mayroon na relikya upang idampi sa kanyang mga sugat. At tayo po ay mapalad dito sa Quiapo na sa kapistahan ni Padre Pio ay naririto, sumasagisag din sa banal na sugat ni Jesus Nazareno. Ang panyo pong ito ay iniregalo ng mga pari ng San Giovanni Rotondo kung saan nakahimlay ngayon si Padre Pio sa Yumaong Jaime Cardinal Sin, Arsobispo ng Maynila. At ibinigay ito ni Cardinal Sin kay Arsobispo Socrates Villegas na kanyang kalihim noong panahon na yon. At bagamat hindi karapat-dapat, ito naman po'y ipinagkaloob sa akin ni Arsobispo Socrates Villegas, lalo na po nung ako'y nasa Greenbelt Chapel pa, sapagkat doon ay pangalawang patron namin si Padre Pio. Kaya nga't nang ako'y ngayon mapunta dito sa Quiapo, kasakasama ko siya upang ibahagi ko din sa inyo ang biyaya na nagmumula kay Padre Pio. Mamaya po, pagkatapos ng misa, magkakaroon tayo ng pagkakataong magpugay sa relikyang ito. Pero mga kapatid, huwag lang nating isipin na ito'y tungkol lamang sa paghihirap at pagpapakasakit ni Padre Pio. Hindi ko alam kung naisip nyo, baka iba sa inyo siguro sinabi, sana ako din. Di ba merong iba? Sana all.
Gusto niyo bang magkaroon ng sugat katulad ni Jesus Nazareno? Pero hindi po biro yon. Nung ito'y natanggap ni Padre Pio, sabi ko nga ho sa inyo, 50 taon, dala-dala niya yung sugat. Dumudugo, mahapdi. Lalo na kapag tumatapak siya. Mahirap. Kaya nga, ito ay sumasagisag din ng pakikiisa niya sa paghihirap ni Jesus Nazareno. At bukod sa paghihirap na iyon ng sugat, dumanas din siya ng paghihirap ng pangaalipusta. Marami rin tao, at nakakalungkot mang aminin, maging sa loob ng simbahan, hindi siya agad pinaniwalaan. Akala nga ng iba, ang paratang ng ibang kahit mga pari po, pinaratangan siya na gawa-gawa lang niya yan. Sinugatan lang niya yung sarili niya. Kaya nga dumating yung panahon, pinagbawalan si Padre Pio magmisa sa harap ng mga tao. Parang pinarusahan pa siya. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ganun kadaling tanggapin yung sugat. Kasi hindi yon para sumikat siya, kundi para lalong makaisa siya sa krus ni Jesus. Masakit yun sa kanya kasi ang kanyang kaligayahan magmisa at magpakumpisal. Pero pinagbawalan siya. Chinismis pa siya ng mga tao. Sabi, yung Padre Pio yan. Kaya yan nagaganyan para lumapit yung mga babae sa kanya. Pinaratangan siya, ang daming fake news na ibinato din sa kanya. Kaya hindi lang yung sakit ng sugat, yung sakit ng pangaalipusta, ng chismis, at yung sakit ng kalungkutan kasi para siyang nag-iisa. Walang gustong lumapit sa kanya kasi nga pinarusahan siya. Halos ikulong siya. Alam niyo raw po, matapos ng 50 taon nung siya'y namatay, laking gulat ng mga tao, laking gulat ng mga kasamahan niyang pari, nang tinanggal yung benda, pagkamatay niya, nawala lahat yung sugat. Napakakinis. Sabi nga nila, nung kamay, tagiliran at paanan ni Padre Pio, ni peklat wala. Alalaumbagay, yung sugat lamang ay dinala niya nung siya'y nabubuhay na, nabubuhay pa. Pero mga kapatid, dumudulog tayo kay Padre Pio, hindi lamang dahil dinala niya ang sugat ni Jesus Nazareno. Dumudulog tayo kay Padre Pio, hindi dahil sa mga sakit at hirap na dinanas niya. Dumudulog tayo kay Padre Pio, hindi lang dahil sa mga himalang ginawa niya. Alam niyo si Padre Pio daw, alam niya ang kasalanan ng mga tao sa kumpisalan. Alam niya, pag lumapit yung tao sa kumpisalan, may tinatago pang kasalanan. May ibang tao kasi pag nangungumpisal, hindi kinukumpisal lahat. May tinatago kasi nahihiya. Pagagalitan pa niya, sabihin niya, meron ka pang hindi sinasabi. Meron ka pang tinatago. At alam din ni Padre Pio, kapag yung nangungumpisal, hindi talaga nagsisisi. Kaya sasabihin pa niya sa iba, alam niyo, may pagkamasungit din si Padre Pio, no? Kahit santo, alam mga santo, parang tao din. Sasabihin niya, umuwi ka na, saka ka na bumalik pag talagang nagsisisi ka. Hindi ka palubos na nagsisisi kasi uulitin mo pa yan pagkatapos ng kumpisal na ito. Kasi kapag nagsisisi ka raw, hindi mo na uulitin yung kasalanan. Kaya sasabihin niya, umuwi ka na, hindi ka pa talaga handa sa kumpisal. Pero higit sa lahat, kaya tayo dumudulog sa kanya sapagkat ang lahat ng ginawa niya nagbibigay buhay. Yun ang krus ni Jesus Nazareno. Hindi lang tungkol sa pasakit. Pwede tayong lahat magpakasakit. Sabi ko nga sa inyo, di ba? May mga tao nga nagpapapako sa krus eh.
May mga taong naglalatigo, nagsusugat ng sarili, pero ang tanong, nagbibigay buhay ba ito? Nagbibigay kaligtasan ba ito? Nagbibigay pagmamahal ba ito? Kasi kahit masaktan ka ng masaktan, pero kung hindi ka naman lumalago sa pagmamahal, hindi ka lumalago sa awa, hindi ka lumalago sa kabutihan, hindi ka nagbibigay buhay, kulang ang pagpapakasakit. Kasi hindi naman yun ang krus ni Jesus sa Sareno. Minsan nakala natin tayo mga Pilipino lalo na, ang krus ni Jesus sa Sareno tungkol sa paghihirap, tungkol sa pagpapakasakit. Kaya minsan gustong-gusto natin yung nasasaktan. Kaya di ba madrama tayo eh. Okay lang, sige, saktan niyo ako, saktan niyo ako. Okay lang ako masaktan. Kaya minsan sa devotion natin, sige, masaktan ako, sugatan ako, mapagod ako. Opo, mahalaga yon, pero hindi doon nagtatapos. Namamanata tayo, nagsasakripisyo tayo, nasasaktan tayo, nahihirapan tayo, pero ang lahat ng iyan, katulad ng krus, nagbibigay buhay. Nagbibigay kaligtasan. Kaya doon banal si Padre Pio. Kaya kahit pinararatangan siya, tahimik lang siya, mapagkumbaba siya, masunurin siya. Alam nyo, maraming naniniwala kay Padre Pio nung panahon na siya'y inuusig. Kung ibang tao siguro si Padre Pio, nung pinagbawalan siya, sasabihin na lang niya, kung ayaw niyo sa akin, magtatayo ko ng sarili kong simbahan. Total, marami akong fans, marami akong followers, marami akong tagahanga. At susunod yung tao sa kanya. Kung sabihin niya sa mga tao, wag na tayo dyan. Magtatayo na lang ako ng sarili kong simbahan. Dito tayo. Pero hindi niya ginawa yon. Kahit tama siya, kahit alam niyang wala siyang kasalanan, tahimik siyang sumunod. Nagtiyaga siya. Kaya naman dumating yung panahon, napatunayang wala siyang kasalanan, napatunayang totoo ang lahat ng nangyari sa kanya. Kaya nga't ngayon, siya'y tinatanghal nating banal. Mga kapatid, huwag lang natin ialay yung mga sakripisyo natin. Ialay natin na ang sakripisyo natin magbigay buhay. Sabi nga sa Ebanghelyo, mamunga. Hindi lang minsanan, kung hindi mamunga tuwi na. Lahat tayo rito may sakripisyo sa buhay. Siguro ngayon, ang sakripisyo mo, yung sakit mo, ialay mo yan. Pero hindi sapat yung sakit mo. Kasi pwede kang may sakit tapos mainit ang ulo mo rin. Inaaway mo rin lahat ng tao. Hindi ang krus. Kasi ang krus, nagbibigay buhay. Baka ang krus mo ngayon, ang sakripisyo mo ngayon, yung asawa mo. Pero, lagi mo rin naman siyang inaaway. Napagbabalingan mo pa yung anak mo. Nalululun ka tuloy sa bisyo. Hindi ang krus. Kasi ang tunay na krus, hindi lang pagpapakasakit. Ang tunay na krus, nagbibigay buhay, namumunga, at nagpapabanal. Kaya't, sa pagdulog natin sa ating mahal na pong Jesus sa Sareno, hilingin natin ng tulong ni Padre Pio. Mapagkumbaba, matyaga, at nanatiling mapagpatawad at mapagmahal. Kaya siya banal. Sapagkat magpahanggang ngayon, ang kanyang mga sakripisyo at panalangin nagbibigay buhay, nagbibigay biyaya, katulad ng krus ni Jesus Nazareno. San Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami.